Hello everyone, happy night and have a nice day. Welcome back sa ating channel Mechanic TV. So ngayon pag-usapan natin tungkol sa CMLB, kung paano nga ba gumagana or paano nagana. So let's get started. Ang CMLB ay half air and half fluid. Mula dito sa air compressor, ito yung source of air ng semi-aerobic. So mula sa atmospheric pressure, around the planet, ihigop itong air compressor ng hangin gamit ng kanyang air suction hose. At kanya naman ibubuga sa air pipe. Okay, sundan ang kulay green, yan ang flows ng hangin. At mula sa compressor, papasok naman yung hangin dito sa gate valve. Yan yung gate valve. Pero bago tayo magpatuloy, itong air compressor ay gumagana ito at umandar sa pamamagitan din ng makina. So pag umandar yung makina, kasama din siyang umandar o umiikot. Kaya sabay din siyang kumakarga ng hangin habang umandar yung makina. So itong gate valve, pagpasok ng hangin dito, hindi na siya lalabas, puro lang siya pasok. So ito yung pinakagit ng hangin. So pagaling sa kanya, didiretso sa air dryer at air regulator. Itong air dryer, dalawa trabaho nito. Siya ang nag-dry ng hangin at siya din ang nag-regulate ng hangin o nagpuprotekta sa system para hindi sumabog yung mga linya ng tubo o maliliit na hose sa system. So dalawa trabaho niya. Pag galing sa air dryer, papasok naman yung hangin sa four-way valve. Ito naman yung four-way valve. Ang trabaho naman ng four-way valve ay siya ang distributor ng hangin papunta sa mga tangke. So four-way siya pero tatlo lang yung nagamit. Yung isang linya, spare. So tank number 3 para sa front brake. Tank number 2 para sa rear brake or panghulihan. Tank number 3 para sa auxiliary or accessories tank. Ito yung tangke ng mga accessories gaya ng exhaust valve, busina or horn, clutch booster, at sa pintuan pag mga sabos. So ang trabaho naman ng tangke ay imbaka ng hangin or reservoir. So yung isang spare para sana sa parking brake yun. Same air brake lang kasi ito, kaya condom yung isa. Dito yung parking brake ng mga same air brake sa puwetang transmission. Ito yung may arrow, yan yung parking brake ng mga same air brake. Para siyang prino ng kutse, may brake drum na maliit, may brake lining din. So ang gamit niya cable. So yan yung handle niya para magamit, para may baba at may taas or on at off. Yan yung manual transmission at ito yung makina. So ito na yung construction ng semi-air brake. Meron siyang foot valve, meron siyang fluid tank, air master, at yung tubo ng fluid. Pag-alis sa tangke, pupunta yung linya ng hangin papunta sa foot valve. So yan yung foot valve. Kung mapapansin nyo, hanggang doon lang yung green. So ibig sabihin, off position yan. So pag inapakan yan,
or maggoon, papasok na yung hangin dito sa linya, papasok sa air master. So ito na yung air master. Pag naggoon yan, papasok yung hangin hanggang dyan. So dalawang piraso lang yan. Kung makikita nyo yung mga truck, dyan naka-install sa may tangiliran, katabi rin yung tangke, at mayroon dalawang piraso niyan. Depende yun sa laki ng sasakyan, pero karamihan dalawa lang. Magdepende sa laki, pag malaki, malaki din. So yung isang piraso niyan, yan na yung para sa dalawang gulong sarap, at yung isang piraso naman para naman sa likod. So nagdidepende na lang yan sa manufacturer ng sasakyan kung gaano nila na lalakihan o re-increasean yung power or pressure niyan, air master. So dalawang piraso niyan, yung isa sa harap at yung sa may katabi niyan, bandang taas, para naman yung sa bandang likod. So tingnan natin yung operation ng isang linya lang tayo, kasi ito na yung construction eh. Kunin lang natin ang close ng air at saka fluid. So ito na yun, isang tangke lang para sa isang brake lang tayo, isang side, right side, at yung kaliwa hindi natin isama. Parehas naman yung plows ng hangin at saka fluid. So mula sa pot valve, naka-opposition yan. So pag nag-hapa ka, mag-uun yan, papasok na yung hangin sa linya. So opposition, tingnan natin yung on. So ito na yung on position. Pumasok na yung hangin sa linya mula sa pot valve, diretso sa air master. Pag pumasok naman yung hangin dyan sa air master, tutulak yung pinaka-piston niya sa dulo. Itutulak ngayon yung fluid. Yan. Meron yung piston dyan sa may dulo. Yan yung tumutulak ng pressure ng fluid pag tinulak ng hangin. So pagtulak ng pressure niya sa dulo, tutulak yung fluid sa tubo. Tulak sa tubo, pupunta sa brake piston. Yan. At bubuka naman yan pag tumulak yung pressure ng fluid. So ulitin natin, ganito yung opposition, yung hangin hanggang sa put valve lang at hindi pa nakapasok sa air master. Yan, kung mapapansin nyo, yung dulo ng air master hindi pa tumulak yung piston, yung may aro. Pag nag-on, tutulak yan. Yung spring naman, mapipiris yan pagpasok ng hangin. So ito na yung on. Pag nag-on, papasok yung fluid sa air master at susundot naman yung piston. So pag panay ka brake, panay din pasok yung hangin sa air master, panay din sundot yung piston ng air master. At pag panay sundot dyan, panay din buka itong apat na brake piston. So ganun lang, apply ng brake, pasok yung hangin sa air master, sundot ng piston, bumuka yung brake piston. So ganun lang. So ito yung medyo malinaw, pumasok na yung hangin sa air master at tumulak na yung piston ng air master, sumundot na yung piston sa cylinder. So pag sumundot yung pressure, tutulak yung fluid na yan at bubuka naman tong brake piston. So yan, ganyan bubuka yung apat na brake piston. So pagbuka niyan, tutulak naman yung brake lining o brake shoe napunta sa brake drums. So gagana yung brake. So pag nagbitaw ka naman ng brake, automatic uurong niyang return spring. So ganyan, pag nag-off ka ng pedal, kikipot din to. So paatras yung brake piston papunta sa loob. So tingnan natin yung sa labas yung brake piston.
Oh, ito na yung pyesa. So, yan yung adjuster. Yung adjuster na yan, yan yung umaatras or umaabante. So, umurong siya depende sa thread. So, pag inikot mo ng inikot yung piston with adjuster, lalayo yan or depende sa thread, talapit. So, paano naman i-adjust yan? Tingnan muna natin to. Yung may arang yan, yung wheel boots, ang tawag yan. Yan yung protection ng dumi para hindi makapasok sa loob. At yung isa naman yan, yung wheel cap. Yan, wheel cap. Yan naman yung humaharang sa fluid para tumulak yung brake piston. At itulak nyo naman yung brake shoe at brake lining para dumikit sa brake drum. So, tingnan natin yung pag-adjust. So, ito na. Ito na yung back plate sa bandang likod. Dito na yung mulye at yung adjuster. So, i-adjust natin. So, kung baliktad, baliktad din. So, ganun lang guys pag-adjust. So, pagiting ko lang, hindi lahat ng semi-air brake. Ganito yung adjustan. Dito lang magkaiba sila sa adjust, pero yung pyesa mula sa football, air master, brake piston, cylinder, parehas, although magkaiba yung posisyon, pero isa yung purpose. So ito na yung brake lining. Proceed tayo sa last parts ng brake. So, ito na yung brake lining. Dito huminto yung plows ng brake. At dito may hawak ng mula may hinaga sa may pinakamalakas na brake. At ito naman brake drum. Ito naman yung may hawak. Or dito huminto yung buong lakas ng makina. Mula may hinaga sa pinakamalakas na pirsa ng makina. Dito na ipon. Ito naman yung axle. Itong axle ay may hawak ng lakas ng makina galing sa differential. So mula sa axle, ipapasa niya sa wheel hub. At ipapasa naman ng wheel hub sa gulong. So yan yung gulong. So yung pirsa nitong brake lining at pirsa ng brake drum ay napupunta lahat sa gulong. So sa kadalilan ng itong dalawang ito may hawak ng dalawang pirsa. Silang dalawa ang may mabilis din mapudpod, pati yung gulong. So yung pero silang dalawa, sa gulong lahat napupunta. Ayan. So ganyan guys. Sana nag-gets nyo. Pero kung di naman, pwede mo natin ulitin kung may time next video. So maraming salamat. Paki-subscribe. At God bless. Keep safe and good health to all of you. Maraming salamat. Mabuhay, good luck.